Si Sharon Cuneta ay nagkaroon ng isang virtual press conference para sa kanyang re-virginized na pelikula, inihayag niya na sumailalim siya sa isang pamamaraan sa pagbawas ng dibdib sa US na magbabago sa kanyang panlabas na hitsura. Sa kanyang virtual press conference ay isiniwalat ni Sharon Cuneta na sumailalim siya sa pamamaraang pagbawas sa dibdib. "I went to America, right? I gained a bit of weight, bought something smaller, I had my chest reduced," saad ni Sharon sa GMA News Report. Idinagdag ng megastar Sharon Cuneta na pagkatapos niyang magpa-breastfeed kay Mil, narito ang balat at taba lamang. Habang maaaring natural ang lahat, balat at taba pa rin ito, sa makatuwid, ang kanyang pinakamahusay na recourse ay talagang upang mabawasan ito. Inamin ni Sharon Cuneta sa isang post na dumaranas siya ng ilang mga paghihirap ngayon ngunit tumanggi na banggitin kung ano ito, gayunpaman, ipinahiwatig niya ang tungkol sa pagkawala ng isang bagay o isang tao at kung ano ang dapat niyang harapin. Sinabi ni Megastar na habang may pinagdadaanan siya ngayon, ayaw niyang malungkot ang mga tagahanga niya. Inihayag din ni Sharon Cuneta na nakarating siya sa Pilipinas noong araw ngunit hindi niya sinabi na nasa bansa na siya dahil sa ilang mga problema na kailangan niyang tuwunan. Dumating na si Sharon Cuneta sa Pilipinas ngunit wala pang paraan para yakapin niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang mapagmahal na asawang si Kiko Pangilinan, ay bumisita sa kanya ngunit ang magagawa lamang nila ay kumaway sa isa't isa. Nagpadala din si Kiko sa kanya ng mga flying kiss, naging viral ang mga larawan ng kanyang pagbisita sa lugar kung saan na-quarantine ang megastar. I would like the beach, remember. I have a friend! Please! I have no friend! Take me to your house! Do you think mom would have liked the beach we stayed at? We're surprising someone. I wonder who's coming home. That you think the Wi-Fi could have stood up to mom? Would have confronted her about what? Reggie. Ibinahagi din ni megastar Sharon Cuneta ang kanyang quarantine facility. For more updates sa balitang sikat, please subscribe, like, and leave a comment to this channel. Maraming salamat po.